Magandang araw po sa inyo, aming minamahal na mananampalataya. Tayo po ay nasa ECQ. Dito sa loob ng simbahan, aming nararamdaman ang katahimikan at kalungkutan dahil wala kayo. Kahit po kayo ay wala sa aming presensya at paningin, kayo po ay nasa aming mga puso, sa aming panalangin. Kahit po kayo ay nasa tahanan at tumutupad, sumusunod sa rituntunin na stay at home, lockdown, dito po sa ating parokya, sa ating simbahan, patuloy din po kami na sa inyo ay nagdarasal at sa inyo po ay nagdiriwang ng Santa Misa. Sa kabila po ng ECQ, kakulungan at kahirapan, patuloy po rin kaming nag-iisip para sa inyong kapakanan, sa inyong kabutihan. Patuloy pa rin po ang panalangin, pagmimisa at pagsasagawa, pagsasayos ng ating simbahan. At sa inyong pong pagbabalik na magbibigay sa amin ng kasiyahan at pasasalamat sa Diyos, inyo pong mapapansin, salamat sa Diyos, salamat sa inyong pagtitiwala at ina pong nasa ayos ang sahig ng ating simbahan. Dati-rati po inyong naranasan at nakita na kung saan ang matisa ay sira, wasak, umangat na ang iba. At dahil dito, ating pong pinaayos, ating pong binago, at narito na po ngayon ang ating magandang tisa, tiles, ang ating parokya na sa inyo ay sasalubo. Hindi po ba inyong naranasan na noon ikay sa lahat ng magkaroon tayo ng habagan? Ang ating mga mabubuti at masisinog na church worker, sila po ay walang patit na pag-aalis ng tubig. Katulad po ni kapatid Steve, Inakim, at mga kasama natin. Sila Ruby, sina Aaron, si Tech, at ang ating mga kabataan sa kamuna ni Kent. Naranasan po ninyo, ito ay punong-puno ng tubig na tumutulot at sa bubong. At ito rin po ay ating last pa-ayos. Nakita niyo naman po ang kisama natin na kung saan ay bakat ng pagtulo ng tubig at darating din po ang pagkakataon na ito ay ating babaguhin, ito ay ating aayusin. Narito po yung mga nagsimba ngayon na kung saan ating rector, commentator at ating choir at ang ating household personnel at tayo po sumusunod sa patakaran na ito po sila na tayo ay kakaunti na pagbibilang na kung saan ay kulang-kulang na 10. Ito po ang sa kaliwang bahagi ng ating simbahan. At dito rin po ang ito sila ang ating kisame na kung saan dyan dumadaan ang tubig. Natupad atin pong sinasaayos at inyo pong makikita sa ang pagbabago ng ating katuliran o kung sa kanoon hindi na bumagos, tumulong pa ang tubig. So
ating parokya, ang ating simbahan sa loob ng ECQ. August 1 hanggang August 22. At ating pong pangarap at ating minimiti na tayo magsama-sama na lalo na sa pagdating ng buwan ng Setyembre. Ngayon po tayo aakyat. Titingnan po natin ang binagong pupungan upang makumpuni ang pagtulo ng tubig ulan. Narito po tayo sa asuteya ng kumpento at titingnan po natin ang pupungan dito sa kaliwa at kanan. Ito po ay kanan na bahagi ng ating simbahan. At yan po ang tinanggal. Yan po ang bagong yelo sa pupungan. At mapapansin po ninyo na meron pang mga tubo sapagkat po ay nahinto dahil sa ECQ. At ngayon po sa Lunes, 23 ay pagpapatuloy po upang sa ganoon makikita natin maayos, maganda at tayo po ay ligtas sa pagtulo ng tubig ulan at sa pagbaha sa sahig ng ating simbahan. So, hindi po mapapansin long span na, diretso-diretso na at hindi tulad noon na kung saan ay sa kalumaan, sa katandaan ay nakabiyak-biyak, nakabutas-butas ang mga yero. Mga minamahal namin mananampalataya sa parokya ni San Nicolas ng Pilipino, ang ating mananampalataya sa ibang bansa na namimintuho sa ating mahal na patron, San Nicolas ng Pilipino. Maraming po salamat. Maraming po salamat sa inyong pagtitiwala, sa inyong pakikisa. Sa kabila ng ating naranasan, nakahirapan at kabigatan dahil sa COVID-19 pandemic na ito, nakita natin ang ating pagpapahalaga sa bawat isa, ang ating sama-samang pagsusunulan, ang ating sama-samang pananalangin, ang ating sama-samang pagtutulungan. Maraming po salamat. Ang lahat pong naririto, nating naayos, pinapago, pinagaganda ay dahil sa inyo at para sa inyo. Para sa kalulatian ng Diyos, para sa kabutihan ng bawat isa ng ating kapwa at para na rin sa ating personal na kapanalan na higit tayo makapagdasal, higit tayo makapag-ari ng Santa Misa, higit tayo makaparangal sa Diyos, higit tayo na magkaya ng sarili sa Kanya. Maraming salamat po. Ito dahil sa inyo, ito po'y para sa inyo.